Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsyas. Ito naman ay naging laro ni Miao Miao kontra kay Fide Master Petar Spasik ng Serbia. Ang daming master sa Serbia, napansin ko lang mga kamatsyas. Nitong nakaraang August 2022 pa rin, Rudar 5 naman ito. Kanina inanalyze natin Rudar 3 IM Tournament. Dito, 5 na. Round robin pa rin. Round 2 sila nagtapat. Sa end part ng video, papakita ko uli sa inyo ang standing at kung pang ilan ang batang itong si Miao Miao. Tingnan na kagad natin. White siya ang ginawa, nag-E4. Nag-E5 si Fide Master, Bishop C4. Talagang nanunusok kagad ang aga-aga. Bishop's opening ang ginamit. Knight F6 develop. At nag-D4. Oh ha? Grabe ah, D3 lang to ah, para depensahan ah. Pero dito, D4 sa bayan, magulo. Kumapture sa D4, pero klaruhin muna natin ha. Ano mangyayari kung capturein ang pawn sa E4, magdi-D takes E5. Ayan, at dito, syempre may delikado na paparating Queen D5, threatening matchas at mabibitin ang knight sa E4. May mga ganyang dangerous na paparating. Kaya dito, mas pinili na lang capturein ang pawn sa D4. Yun nga lang, knight F3 develop, biniti ng pawn sa E4. Oh. At nag-knight C6, depensa, kahit pa paano, E5, atake na. Pero, teka muna mga kamatsyas, bakit pala hindi kinapture ang pawn sa E4? May queen takes D4. At kapag nag-knight D6, atake, para kahit pa paano, supporta na rin sa F7, may kasling lang. Pag kinapture ang bishop, rook e1 check. Pag nag-bishop e7, hindi dito kakapture sa g7 ang bato. Rook f8 iilag at may bishop h6 awarding time kagad mga kamatsyas. Walang pamigil sa paparating na queen takes f8. Mangyari, magdi-d5 na lang yan para may takbuhan pa ang king. Queen takes rook. O di hindi pwedeng capturein ha, nakapin. Takbo king D7, queen takes F7, fatal na rin. Ang Black King ay napakaagang naglalakbay kung ganito ang gagawin, knight takes E4. Kaya pala nag-knight C6 muna at nag-E5. O di ba? Pinapagpagagad. Opening pa lang, D5. Ito maganda. Good move yan talaga pattern dyan. Kailangan sumabay ng black dyan. Kasi kung halimbawa, tatakbo lang. O halimbawa, saan ba? O knight g4, pagpalagay natin, magkakasling lang eh. Pababayaan na yan eh. O syempre, pag nakipagsabayan ng capture-capture, may rook e1, o, napakadali naman ang buhay. Pag f4, bagsak agad ang isang pyesa, ang aga, talo kagad ang black dyan. Losing kagad. Okay? Bagsak ang kabayo eh. O, nag-d5, good move, counter. Bishop b5, umiwas. Knight e4, knight takes d4. Bishop C5, yun lang, nagkarga din dito si FM, no? Bishop C5, meron kasing tagos na pressure sa F2. Bishop E3, suporta. Okay? Nag-castle, knight takes C6, capture, bishop takes C5, knight takes C5, at bumagsak ang pawn sa C6. Rook B8, queen takes D5, ayun. Pinagtatagpas na yung mga pawn, queen E7. Teka muna, ano naman ang mangyayari? Bakit kaya hindi tinanggap ang queen to queen para may tempo, hataw, capture sa B2? Magna knight A3. Okay, depensa, pansamantala sa C2, tapos mamaya papaalisin ng tore. Okay? Ang nakakatakot dito, baka mamaya mag bishop B3, no? Makulong ang tore, tapos di kita ng king. Di ba? Ayun, okay? O, yan ang medyo kinatakutan ng black. Queen e7 muna para may rook d8 at nag-castle. Rook takes b2 na knight c3. No, dito ang lesson mga kamatsyas. Himbis sa depensahan yan, mas piliin natin yung rapid development. Mas mabilis makalabas sa mga pyesa, mas maganda. Lalo na sa opening part. Pabayaan mo na yan. Oh, pinakapture na nga ni Miao Miao eh. Queen d4. Para magna-knight d5 dito, ayun, aatakihin ng reyna. At nag-bishop a6. Umatake sa tore, knight d5, queen g5, at nag-rook fd1, iniwas. Rook c4, atake sa queen. Queen b2, umiwas lang. King h8, ayan, para pag alis ng queen, wala nang mga annoying, mga check-check pa. Nag-prophylactic lang muna. Knight e3, atake sa tore,
At syempre kahit pa paano, 'di ba? Extra support sa G2, baka mamaya ma-attack yan, nakaka-pressure din. Rook H4, pinereasure ang H2 pawn at dito nag Queen A3. 'Yun lang, good move. Ang ganda ng Queen A3 mga kamatsas. 'Di makaalis ang knight. Oh, kasi mababagsak yung bishop. Eh tapos may pressure pa doon sa rook sa F8. Nag Queen takes E5, bagay na talagang nagpatangkad sa evaluation bar ni Miao Miao. Dapat daw tira dito ay Queen F4. Ay, oo, may threatening matchas. Oo nga, no? Hindi pa makakapture yung knight. O, eh, may nagbabantay naman sa F1 square. Kapag naman nag G3 dito, halimbawa, may Queen B4 naman. Okay? Di naman basta-basta makakapture ang tore kasi nga may pangtapat na queen to queen. Slightly better ang white. Queen F4 ang matinding tira pero hindi napansin niya ni FM. Nag Queen takes E5. Depensado nga naman ang knight sa C5. May atake pa sa pawn sa H2 pero meron siyang hindi napansin na nagawa ditong brilliant, simple lang, no? Nagawa ni Miao Miao. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. G3 lang pala. Ayun, no? Eh di nakablock na yung paparating na Queen takes H2. May counter attack pa sa tore. Yan, saan pupunta ngayon ng rook? Ang ginawa, nag-rook D4. Rook takes, queen takes, pero itong tira na rook C1 ang talagang nagpakamot sa black ng hindi makati. Mapapakamot ka talaga ng hindi makati dito. Kasi hindi basta-basta makaalis ang knight eh. O, wala na. Pag nag-knight E6, bagsak ang bishop. Paano isasalba ang knight o kaya ang bishop? Ang ginawa na lang dito, nag-queen D6 na lang. Pinakuha na lang ng buong-buo ang knight sa C5. Masakit. Masarap nang umiyak sa posisyon na to. O, capture, capture! At nagpakabait na si Miao Miao. Ang bait na niya ngayon, lamang na ng isang pyesa eh. G6, rook D7. O, talagang mabait din naman eh. Palalamangin mo lang. O, A4. Pero pag walang lamang pa, salbahe eh. No? Kung ano-ano ginagawang mga kakaibang tiers eh. O, nag-H4. H3, G5, King G2, G4. O again, mga kamatsas, pag winning na, talagang dapat sure ball ang tira. Huwag i-underestimate lahat ng pitik, mga last chances ng kalaban, dapat makita natin yan. Kasi talagang nag-accelerate ang ano niyan. Gusto makasibe, di ba? Gustong masibang game. So dapat ingat pa rin hanggang dulo at dito naparesign ang FM ng Serbia. Malupites na batang ito. Salbahiski. Ito po ang kanilang standing sa torneyong ito ng Ruder 5. Pinag-champion na naman ni FM Sasik Petar. Ayan, yung nakalaban niya ngayon, yan ang champion eh. Okay, mukhang si ano lang ang nagtumalo dyan, si Miao Miao. Ah. Ang nag-second place, Feed the Master din, Sans Wawer Daniel ng Poland. Ayan, at pumangatlo ang ating Miao Miao na si Lumiao Yi. Ayan, okay. At pang-apat, si Ristik. Ayan, so puro masters eh, oh. O may GM pang ang kasali eh. Pang-lima, si Ivanov Mikhail. O, ng Serbia din. Daming titulado sa Serbia. Alam nyo kung bakit, mga kamatsas? Ang nakita ko sa sikreto nila, marami silang round robin doon. Mga 10 players tapos round robin. Yung iba, nakakakuha ng completion ng norm. O, di title na yon, di ba? Kung hindi pa naman kumpleto, eh kukuha ng norm. Ang dami nilang masters. Kaya pala dinadayo ito ng mga taga-ibang bansa. May taga-India pa nga eh. Ang purpose ng mga yan, magkumpleto ng IM norms, magkumpleto ng GM norms. Yan. Okay, para siyang ano, Budapest. Sa Budapest mayroong ganun eh. GM tournament, IM tournament. O, kasi sa long game nakukuha ang title, mga kamatsas. O, pero maganda performance nito ni Lumiao Yi. Okay, nagkukumpleto pala to ng ano eh, IM norm ng lalaki. May mga IM norms sa pala tong batang to eh. Wala lang siyang titulo pero nakalikom na siya ng mga IM norms. Kaya darating ang panahon, bigla-bigla na lang IM ng lalaki title niyan, mga kamatsas. Hindi WIM, hindi WGM, mas mataas. IM ng lalaki. Malupites, no? Okay, so salamat. Sana kayo ay natuto at naglalambing. Pa-follow naman ang ating Facebook page, Kamatsas. Ayan, at ang ating English channel pa sa YouTube, IM Space Rod Twinks, at ang ating official website, kamatsas.com. Ayan, mag-ano na kayo, join naman kayo doon.
Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.